be back. We are now here 18, after 18 days sa road, nasa karsada na. After 18 days tayo sa labas, it's nice to be home. Alright guys, ayos. Ayan no. Tulad ng nagko-comment na mga viewers natin, nagsasabi na lipat na daw ako ng flat deck. Gusto ko rin mag-flat deck ha, para ma-experience ko rin. Kaso ang problema guys, itong truck ko na ito, powerless ito. Alam nyo kasi dito sa Canada may mga na nagpapautang ng truck, sabihin na lang natin ng ganon, na nagpapautang ng truck na meron silang specific na company lang na maari mong dalhin yung truck. Alright you guys, good morning. Ito kagigising ko lang. Malamig na sa umaga. At dito nga pala tayo ngayon sa Lunglac, Ontario. Dito na ako nagpalipas ng gabi kagabi kasi dito na ako inabot ng driving hours ko. Yan. Sa wakas no, mga kaibigan, makakauwi na rin tayo. Wow! Alam mo, mula nung umalis ako ng August 16. Ano na ngayon? September na ngayon, September 2 na ngayon. So bali May 31 ng August. So 16 plus 2 araw ngayon, 18 days ako dito sa karsada. Ayan. Haba. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin no? Nagpunta tayo ng Nova Scotia. Pagkatapos na ano pa tayo, na pullover pa tayo ng 2 beses, na inspection tayo, good thing kasi kahit papano hindi naman tayo natikitan. Yes! Bagkos nakapasa pa tayo sa inspection nila, yun din yung pinapasalamat ko. Yan, yung in-escortan ako ng police, tignan nyo na lang yung vlog ko na yun guys. At yun, tapos nag-load tayo no? Nova Scotia all the way to Montreal. Doon tayo nakakuha ng load. Katinga tayo. Pumunta tayo ng Walton, Kentucky. Yung load na yun eh, mababa rin ang presyo. Kaya parang ano lang siya, yung sakto lang. Hindi ko masasabing panalo, hindi ko rin masasabing talo. Sakto lang kumbaga sa ano, sakto lang sa gasolina. Ngayon, meron pa tayong driving hours mula dito hanggang doon. Isang shift pa, kumbaga isang araw pa yung pagdadrive ko. Siguro mga 12 hours, 11 to 12 hours driving pa mula dito hanggang Winnipeg Yard. Ngayon naman, sisimulan ko na ang mag-pre-trip. Ikutan natin ang truck, inspectionin natin, check natin ang mga langis. Para sa ganun eh, dito pa lang, alam na natin kung may problema o wala. Samahan nyo ako guys, baba tayo. Yes! Oops, may tubig. Tumulan yata kagabi. By the beginning of the day, check natin yung mga langis. Andito na pala yung pamunas ko. Langis importante, langis ang kailangan na may check. Oh. All right. Langis ng truck. Simula ng gabi. Simula ng araw, kailangan ma-check natin ng oil. First thing first. Okay, so max. Dagdagan ko ng konti. Dagdagan natin, refillan natin ng konti.
Uyin natin yung ano doon sa kabilang ano. Buksan ko ito. Kasi nandun sa kabila yung langis ko. Okay. Nasa kabila yung langis natin. Wala na pala to. Ilagay ko na lahat ito. Sarado natin. Alright. Okay. Bili na lang ng panibagong ganito. Di pa natin makikita yung saktong level nito kasi kalalagay pa natin. Pero at least naripilan ko. Ayan. Tama-tama lang sa max niya. Okay. Balik natin 'to kasi makamamisplace ko na naman 'tong aking basahan eh. Kunin natin yung ano. Pamukpok, check natin yung mga bagay-bagay. Alright, sa ilalim, make sure walang naglilik. Wala naman sa awa ni Lord, wala pa naman problema si Kumbapi sa mga liklik niyan sa ilalim. Magtatatlong taon na tayong owner operator, guys, salamat. Ito pa, no? Mahigpit, oh. Wait pa, no? Ilaw. Wait pa paano? Marumi na yung fuel filter ko. Mga 15,000 kilometer pa tatakbuhin ko, magpapa-change oil na naman ako. Sakto sa 40,000 kilometer yung tinatakbo ko bago ako nagpapa-change oil, guys, ha. Okay, nasa max pa ng ating coolant. Okay, check natin lahat dito. Baka mamaya may naggagasgasan eh, matengga pa tayo dahil dito. Ilalim. Ayos, wala naman nakikitang hindi maganda. Itong air intake. Ayos. Okay. Gulong. Papalit na ako ng gulong, guys. Bago mag-winter, papapalitan ko na to. Kahit recap lang, pwede na. Ilalim. Ilaw dito sa ilalim. Kasi may mga madadaanan tayong mga ano eh. Timbangan. Ilang beses ako nakadaan ng timbangan dito sa Ontario na madalas akong na-inspeksyon. Kaya dito pa lang, avoid na natin ito. Avoidable naman lahat eh. Sa ilalim dito, tignan natin yung ano, mga hoses, make sure ito hindi naggagasgasan. Ito, properly nakaatas ito. Ayan, talagang hindi siya nakahang, ay hindi siya nag, kumbaga hindi nagharap sa malaking metal na to. So far, wala akong nakikita sa preno niya yung na nagdilik. Yung mga langis niya dyan. Good. Mudflap. Yan. Importante yung mudflap na yan kasi kung wala yung mudflap, mawala ang sanyan. Talagang
matitikitan ka dyan eh. Aksidente kasi mangyayari kasi yung pato tatama sa gulong, walang mag-flap. Okay. Tapos tayo. Nakaaksidente tayo. Ilaw sa baba hanggang sa taas. Silyado pa. Make sure natin to silyado. Baka mamaya habang natutulog tayo eh. Pasarap ang tulog natin eh. Ninakaw na pala yung laman ng ating truck. Trailer. Gulong, hanggang doon. Ang mga ilaw. Gusto ko rin guys ha, gusto ko rin mag punta sa flat deck para ma-experience ko rin. Pero itong truck, since ang truck natin okay, temperature -10, -2 ang max. Ayos. Alam nyo guys, sa totoo lang gusto ko rin ha, gusto ko rin na magpunta ng flat deck para ma-experience ko. Tulad ng mga nagko-comment dyan. Yan. Ayos, tapos gagawa tayo ng kape. Alright guys, ayos. Ayan no. Tulad ng mga nagko-comment na mga viewers natin, nagsasabi na lipat na daw ako ng flat deck. Gusto ko rin mag-flat deck ha, para ma-experience ko rin. Kaso ang problema guys, itong truck ko na ito, powerless ito. Alam nyo kasi dito sa Canada may mga na nagpapautang ng truck, sabihin na lang natin ng ganon, na nagpapautang ng truck na meron silang specific na company lang na maari mong dalhin yung truck until hindi mo pa nababayaran yung truck. Katulad ko, naka-lease ako sa power lease. So may kontrata ito na 60 months, which is 5 years yung 60 months. Pag nabayaran ko yung truck ko na ito, tsaka pa lang ako makakalipat ng company sa kampaneng gusto ko. Let's say sabihin natin pupunta tayo sa mga flat deck. Yung mga flat deck na company na hindi connected sa power lease, hindi ako makakapunta ngayon hanggat hindi ko pa nababayaran itong truck niya ito. Yun ang masaklap. Pero ilang taon na lang no, magtatatlong taon na tayo next year March. So dalawang taon na lang, kapag may awa si Lord, mababayaran ko na to, makakalipad na rin ako ng company. Ganun yung sistema rito. Since nasa power lease ka, hindi ka basta-basta makakalipat ng company na hindi nila rekomendado, or sabi na lang natin na ano bang salita na maaari kong sabihin, hindi nila consignee, o sabi na lang nating recommended kamo na lang, kasi yung fleet company at saka yung power lease, meron yata silang parang bond na hindi ko alam kung ano yun. Nung kinuha ko tong truck na to, si Cordapia, nag-start ako ng torque. After 3 months, pumunta ako ng trappers. Hindi, kasi ang trappers at saka powerless, konektado rin yan. After isang taon mahigit, almost 2 years dun sa trappers, bumalik ako ng torque. Pwede akong bumalik na ganun. Gawa nga ng mayroong powerless din sila. Ayan. Pwede akong lumipat sa isang company, pero dapat powerless din. Ayan. Kaya sa ngayon, sabi ko sa sarili ko, makakalipat din tayo, pero tiyaga-tiyaga lang muna tayo sa ganitong sitwasyon. Ano pa nga ba, diba? May mga pagkakataon tenga
may mga pagkakataon din maganda. Well, sabi nga nila, wala namang ang business naman, yung fluctuation ng business, hindi naman laging consistent na up. Meron ding up and down. Katulad kapag nagtitrading kayo, di ba? Alam nyo, sa trading, minsan ang bar, pababa, pataas, pababa, pataas, kasi ganun yung fluctuation ng business. Wala tayong magagawa dyan. Minsan maganda, minsan pangit. Kasi hindi lang naman iisang company eh. Marami naman kasi dyan na magkaka-kompetensya. Oh, yan. But anyway, ito, umabot na ng 22 minutes yung aking pre-trip. Na-inspection naman nating maayos itong truck natin. Kaya naman, tara, let's go na tayo. Hindi na rin ako magpapatumpik-tumpik pa guys. Kasi ilang araw na rin ako dito sa kalsada. Bali 18 days na tayo dito sa kalsada. Gusto ko na rin umuwi. Baka mama, hindi na ako makilala ng mga anak ko eh. Siyempre na-miss ko na rin yung mga bata. But of course, hindi lang yung mga bata, pati pinagdaanan ka mo ng mga bata. Kaya tara guys! Yes! Alright you guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa kalsada. At dadaan muna tayo dito sa Flying J para kumuha ng kape ko. Yes! Magkape muna tayo. Mag-take tayo ng mga ilang minutong break. Tsaka tayo tire-diretso. Muna tayo dito sa Flying J, kuha tayo ng kape. Yes! Kape muna tayo, kape. Tayo kape na rin ako. Namiss ko na yung masarap na kape ng Flying J. Okay. Ah, oh, sumabit pa. Tiyos! Off duty muna tayo. Safe. Hindi na tayo magtatagal, kukuha lang tayo kape. Mura kasi guys kapag meron kang ganito, re-refillan mo lang. Sambang buhay intense. Ito, intense energy tayo. Yes! Cappuccino. Lagyan natin ng mga creamer. Thank you.
yung akin. Hi. Hello, how are you? Morning. Is this everything? That's it for now. Hi. I just missed the copy of Flying J though. I have a points. I don't know if I have points there that I can use. Let's see. If it's not, then I have to pay. You're good. I'm good. Thank you very much, ma'am. All right. Have a great day. Thank you. Philip. Libre tayo sa kape, guys. Ah. Best coffee on the interstate. Libre kape. Alright. Thunder Bay tayo, guys. Thunder Bay. Tayo madadaan ng timbangan. Ito, nasubukan ko na rin napahinto rito, natikitan nung nandun pa tayo sa kabilang company. Marami na akong experience dito sa Ontario na to, lalo na dito sa Thunder Bay na to, guys. Kung ilang beses ako natikitan, ewan ko ngayon kung bukas sila yung timbangan. Hindi ka pala lagpasin ng mga ano rito eh, ng mga officer dito eh. Ticket ang abutin natin. Ewan ko lang, bukas ngayon malaman natin. Mayroon pa mag-overspeed dito kasi kahit konti lang ihintuin ka nila eh. Konti lang, lumagpas ka lang ng konting overspeed, paihintuin ka nila. Titikitan ka. Tapos yung hindi ka rin basta-basta pwedeng tumutok. Pag nakita ka, ay nako, $120 ang ticket. Malupit sila rito sa Thunder Bay. Ito, malapit na tayo sa timbangan. Hindi ko lang alam kung bukas ito, malalaman natin. Minsan kapag hindi mo na experience ang isang bagay, hindi ka madadala eh, kumbaga eh. Dito dati masyadong agresibo kapag mag-drive dito eh. Kapag 70 ang speed limit, pumapalo ko 80 eh. Pero nung napahinto ako dito, hindi na ako nag overspeed. Ito, malapit na yung Ministry of Transport. Bukas kaya? Sarado. Hindi umiilaw yung ano nila. Trucks over in inter
inspection when light is flashing. Ito timbangan na to. Ilang beses na akong nano rito, guys. Ilang beses akong napainto rito para natikitan ako dito ng isang beses. Wala sila ngayon. Ano ba ngayon? Sabado? Baka off, day off nila. Anyway, diretso lang tayo, guys. Diretso. Right, you guys. Ayan. Nandito na tayo sa yard natin. Yes! After 11 hours driving, finally, home time na tayo. Pagod na rin ako, parang napatik na rin ang pakiramdam ko kasi ang haba ng driving, no? Gusto ko lang talaga makauwi ngayon kasi nihikap ko. Nag-drive ng 11 hours. Yes! At nandiyan na rin si Mrs. Guys, nainip na yata si Macy sa pag-aantay. Let's go! It's nice to be back. We are now here, 18, after 18 days sa road, nasa karsada na. After 18 days tayo sa labas, it's nice to be home again, guys. Alright, tapos mag post trip lang tayo. Drop natin to, tapos uwi na tayo. Pagod na rin ako. Namiss ko na rin yung mga bata. Post trip na tayo. Post trip 'yan. Tapos babayin natin. Kapagod. Tapos andito na rin tayo, guys. Drop muna natin yung airbag. Ito. Yan. Para bumaba yung kanyang airbag sa trailer. Okay, and
Yun. Check natin ang mga tire. Make sure walang problema sa tire. Yan. Siguro ngayon, ano ngayon eh? Sabado ngayon, guys. Baka sa susunod na paglabas ko sa Martes na kasi long weekend dito. Mga 2 days. Pero ngayon today, 2 days. Tapos bago ko lumabas ulit, mga 2 araw para naman kahit papaano masulit-sulit ko yung home time natin. Balak ko pumunta doon sa ano, sa trailer namin doon. Doon sa St. Laurent kasama yung mga bata, si Mrs. Ayan, kasi hindi pa ako nakarating doon mula nung kinuha natin yung trailer natin eh, yung RV. Sila Mrs. Halos mula nung umalis ako, lagi sila doon eh. 15 days yata sila Mrs. doon eh. Ayan guys. Temperature minus 10 ang set point, ang max is 8. Tama, tama. Ano mga kaibigan, so paano? Dito na rin naman ako sa Winnipeg at dyan na rin si Mrs. nag-aantay sa akin. Ayan, may mga truck dito nag-aantay. So magpapaalam na muna ako. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video vlog natin. Once again guys, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog nila kayo, no? Thank you talaga. Kahit paano, nandiyan kayo sumusuporta sa mga video vlog ko. Alright guys, peace up! Ingat kayo lagi dyan. Bye-bye for now! Lakai Pinoy Tracker.